Yo! What's up mga kabulbul? Nagbabalik tayo sa channel, syempre. Itong vlog ko na to is most requested. Okay, ang tanong is, Coach, magkano ba nagastos mo sa kabuuang prep mo? Okay, sige, isa-isahin natin. At una sa lahat, shout out kay XLR8, kay Boss Francis, syempre, sa mga sponsor. Okay, Rival PH. Rivalus PH, sorry, kay Boss Andu Kamba. And Neutra K, Redcon, and ano pa ba? Yun. Sa mga sponsor ko dyan, thank you sa lahat, sa mga binibigay nyo sa akin. At sa lahat ng mga clients na nagbibigay sa akin, salamat din, syempre. So, una sa lahat, nag-start ako ng prep ng May, okay? Hanggang October, so May, June, July, August, September, October, almost 5 months. Okay, syempre sa 2 months na yun, nag-bulk ako, pero nag-bulk muna ako, nag-lean bulk muna ako, pero at the end of the September, January, February, March, April, May, June, July, August. Nung August, na-cancel yung laro, so naging September 27 yung IFBB National. So, nagbago yung routine ng gamot ko syempre una. Okay, simula tayo ng May. Nung May, nilista ko lahat dito yung mga gastos ko para alam nyo. So, yun na ang pagbabodybuilding ay hindi basta-basta. Hindi ko naman sinasabi hindi para sa lahat. Pero real talk, medyo magastos talaga. Hindi lang medyo magastos talaga ang pagbabodybuilding. Kung ikakarir nyo siya, make sure na may source of funds kayo na kinukunan. Or either may sponsorship kayo. Or either na may nagsusuporta sa inyo para ipagpatuloy yung bodybuilding. Pero believe ako sa mga taong kahit walang sponsor o walang nagsusuporta sa kanila, pero magaganda pa rin yung kondisyon nila, nakukuha pa rin nila yung goal nila sa bodybuilding career. Okay, back to our topic. Start ng May. Okay, nag-test E ako, Boldenone, Nutrubal, Legendrol, Testolone, Adex. Yun yung mga gamot ko, mga basic na gamot. Okay, and sa supplements is isolate whey, BCAA, creatine, glutamine or glutamine, liver support, okay, barley, etc. and etc. So sa unang month pa lang ang ginastos natin dito is 32,300. So sa May at June nagastos natin is 64,500. Bakit? Okay, test E, 2,000, Boldenone, 2,400. Sa diet ko, everyday is 500. So, 15,000 monthly. Labas pa yung mga cheat meals na ginagawa namin, syempre. Nutrubal is 2,600, Ligandrol, 1,500. Testolone, 2,400, Adex, 800, isolate BCAA, 1,700, tsaka 1,600. Creatine 750, liver support, tsaka multivitamins, palagay natin 1,500. And total is 32,300. So, sa May at June, gumastos ako ng 64,600. Okay, sa dalawang buwan. So, pagka, sad to say, pagka regular lang yung sinasahod natin, kunwari, 15 to 20,000, medyo mahirap yung prep. Okay, syempre, alam ko yung iba nangungutang pa para makompleto nila yung prep nila. Guys, 2 seconds later. Next is July and August. Okay, syempre nag-change na ako ng gamot or compounds. Yung test E, ginawa kong test P. Okay, pumasok na rin si Tren A, Masteron, Primo, Yuhimbin, Stano, Shred. Then yung diet ko is naiba na rin yung presyo. And ano pa ba dito? Yun, okay, from July to August. So, test P, 1,600, Tren A, 3,200, Masteron, 3,500, Primo, 3,700, Yuhembin, 1,300, Stano, Shred, 1,600. Yung diet ko is umabot ng 30,350 kasi nag-add ako, additional ako ng mga protein intake ko, naging 800 a day na. Okay, other supplements like isolate whey, BCAA, creatine, liver support, and barley is 6,350. Total of 66,000
600 a month. Kasi may GH pa akong 15,000 sa 2 months na yan, sa July at August. So, umabot ng 133,200 yung July at August ko. Medyo malaki-laki na itong ginastos natin. And thank you sa mga sponsor ko. Naging lesser yung mga ginastos natin dyan. Siyempre, number one dyan yung XLR8. Okay? And siyempre, Rivalous PH. And the good stuff, siyempre, kay Sir Andu Kamba. Then next is September to October, na iba na naman. O, may nadagdag akong gamot. Nagdagdag ako ng Proviron, okay? Test suspension and wing stroll, syempre, para malalong matuyo, gumanda yung kondisyon natin. At syempre, pinakamahal pa rin is diet. Every day ko from September to October, naging 1.5 a day na. Kasi nag-force eating ako. So, from 7 a.m. to 12 a.m. kumakain ako. At least 4 kilo of white fish, then 2 tray of eggs or white eggs, and other source of protein, syempre. Guys, bakit 16 minutes different, different body or different person, different approach, syempre. So, kung ano yung binibigay sa inyo ng coach nyo is different approach, syempre sa akin different approach din yun. Okay, so sa September and October, okay, test pi pa rin, trend A, Masteron Primo, Yuhim Beans, Thanos Red. Yung diet ko is naging 45,000 a month. Okay, kasi 1.5 a day na ako nun. And, syempre, nagdagdag ako ng Proviron is 3,300. And test suspension, 2,900. And wings is 1,900. Okay, tinanggal ko na si GH, syempre. Then, and total na ginastos ko sa September is 63,100. Okay, so labas pa dyan yung mga siguro, mga kung ano-ano mga binibili kong mga pagkain, yun, at cheat meals or refeed, ganun. Then sa October, ganun pa rin lahat ng gamot ko hanggang till show day. So umabot siya ng, sa October is 67,900, yun. So from September is 63,100, sa October 67,900. And after ng laban, syempre na-postpone yung November 13. So, nag-decide na kami mag-PCT. Okay, so iba pa yung PCT dyan. Pumasok si PCT is around 10,000 yung PCT. Yung PCT is Clomid, Nolvadex, and HCG for 4 weeks. So, total sa 5 months ko na ginastos is 338,000. 1,700. Ganun kalaki, guys, pag nagpe-prep ka ng all out. So actually hindi pa siya pinaka all out talaga, kasi kung nanonotice nyo yung sobrang laking mga tao sa Olympia, syempre mas malaki yung ginagastos nila doon, kasi mas malaki or mas madami silang kinukonsume ng mga pagkain at saka mga gamot or etc. at etc. So laging tatandaan, guys, bago nyo pasukin tong bodybuilding, make sure na alam yung pinapasok nyo. Okay, make sure may source of funds kayo para hindi maputol-putol yung prep nyo. Sayang naman nagsimula kayo, kasi marami akong clients na syempre hindi naman ganun kadami yung pera, pero ginagawa namin ng paraan at least kahit papano makuha namin yung pinaka-goal niya or pinaka-goal namin na mag-transform, syempre. Pero pagka all out talaga, masyadong magastos. Salamat na lang sa mga salamat na lang ako or very thankful ako kasi marami akong sponsor nagle-lesser yung mga gastusin namin. Okay, guys, sana natuwa kayo sa video na to, at syempre alam ko naman na pinaka-request nyo to na vlog. Okay, so medyo natagalan lang, pero eto na yun. Okay, so total na nagastos ko is 338,700. Okay, labas pa dun yung mga registration, tanning, and everything na sinagot ni XLR8 ni Bro Francis. So guys, have a good day and happy Halloween sa inyo lahat, guys, and God bless sa inyo lahat. Stay humble and tuloy lang sa fitness industry. Kahit wala kayong budget, tuloy lang, consistent lang. Kung kulang man ang budget talaga, is make sure na nai-hit mo yung or nag-push.
kumakain ka pa rin ng clean, syempre. Para at least paano naman nagpo-progress ka, hindi ka naiiwan sa iba. And balang araw pagka naging successful ka sa buhay mo, syempre doon ka na mag-additional ng mga gastusin para ma-reach mo yung goal talaga na gusto mo. Yun. So, guys, God bless you lahat and peace. Okay, additional pala sa mga sinasabi ko kanina is kahit gaano ka dami yung gamot mo at kahit gaano kalaki yung ginagastos mo sa diet, if hindi consistent or tama yung nutrition na pinapasok mo sa katawan mo and i-consider mo rin yung resting period, 6 to 8 hours a day, syempre more water intake, and syempre talagang kailangan maging strict sa diet, hindi yung putyo-putyong diet. Magda-diet ka ng maayos, tapos maya-maya kakain ka ng extra kung ano-anong hindi dapat supposed to be ipasok sa katawan mo, like sweets, extra carbs, and kumbaga hindi siya clean, syempre hindi rin mag-works yun. At syempre, lagi tatandaan, kahit isang balding ipasok mo na steroid sa katawan mo without any tamang pagkain na pinapasok sa katawan mo is wala rin yan. Okay, mabagal yung progress. Syempre yung cardio ipapasok dyan at kung ano-ano pa, yun. So guys, lagi nyo katandaan yun, kailangan is consistent lahat sa mga ginagawa natin para ang progress is consistent din at saka solid. Yun, syempre, quality ang pinapasok sa katawan, syempre, quality rin yung result. Okay, so God bless you guys, and peace.